Paano nga ba mag-varnish ng amakan? Yan po ang kadalasan po na tinatanong po sa atin ng mga taga-probinsya kung paano siya varnisan. So sa araw na ito mga boss, ipapakita ko po sa inyo kung paano po varnisan ang amakan o wall ng isang bahay na amakan na gaya po nito. Ayan. At since nawala po tayo sa probinsya para po mag-varnish ng ganitong wall, so naghanap po tayo ng materials na kung saan amakan din po. Ang amakan nga pala mga boss, para po sa mga hindi nakakaalam, yan po ay galing po sa katawan po ng kawayan, ginagamitan po ng napakatalas na itak para magawa mo yung ganyan kanipis, para po magawa yung tinatawag po na amakan. So para po sa ating pagbabarnis ng amakan, ito po yung ating mga kagamitan. Oil wood stain na maple. Tapos meron po tayong sanding sealer. Meron po tayong clear gloss lacquer. Meron po tayong lacquer flow. At siyempre po, meron po tayong lacquer thinner. Dito po sa gagawin kong illustration o demo para po sa inyo kung paano po magvarnish ng amakan, ay gagamitan ko po ng wood stain. Ang gamit ko pong wood stain po dito ay oil wood stain na maple po ang kulay. Pero optional po ito. Pwede pong hindi po gamitan ito, lalong-lalo na kung ang design po ng ating wall ay ganito. Ayan. So pwedeng hindi po natin kulayan para po lumabas o lumutang po yung design ng amakan o yung wall po natin. Dahil yung design na yan, meron pong binalitan at meron din pong makita ang balat, kaya ganyan po ang design niya. So pwede po nating huwag na lang po nating kulayan para makita po talaga yung natural po niya na finish. Ang gagawin na lang po natin ay sanding sealer na lang natin diretso, tapos i-top coat po natin. At ang top coat po na natin gamitin po dito, kung sa labas dapat po ay yung pang-exterior na varnish, kagaya po nito. Ayan. Para po talaga sa labas yan, dahil kapag i-varnish po ninyo o i-top coat po ninyo nang hindi po para sa labas, mas mabilis po siyang magkupas o mag-fade po ang kulay. Mga boss, kung napansin po ninyo kung paano ko po i-apply yung ating wood stain diyan po sa amakan, ay siyempre ginagamitan ko po ng paintbrush. So para sa wall, dahil malapad po siya, dapat po gamitan ninyo ng malapad din po ng brush, number 4 inches o 4 pulgadas. At pagkatapos po nun, daanan nyo po ng basahan o punasan nyo po ng basahan para mas mabilis po siyang matuyo, para po makapag-sealer na po kayo kaagad. At sa pag-apply po ng sanding sealer dito po sa amakan, ay pwedeng-pwede po dito ang paintbrush. Hindi po ito kagaya ng mag-wood stain po kayo sa kahoy, na kapag mag-apply po kayo ng sanding sealer, minsan nadadala yung stain. So, napapanot po yung kulay. Dito po sa amakan, wala po kayong kaba po dito, dahil kapag inapplyan po ninyo ng oil wood stain gamit po ang brush at pinupunasan po, mas mabilis pong makapag-absorb sa ilalim po ng amakan yung inyong stain. At hindi po basta-bastang madadala kapag ginagamitan po ng brush. At kung sakali gusto niyo i-roller, pwede rin po basta ganitong klaseng roller ang gamitin nyo. Ayan. At kung gusto namang mas maganda po talaga ang resulta, mas maganda kung i-spray po natin. At ngayon mga boss, kulayan na po natin yung loob po. So, isipin na lang po natin na ang kinukulayan po natin ay wall po ito sa loob po ng bahay. So, kung mag-apply po tayo ng wood stain, sanding sealer, tapos i-top coat po natin, basta po sa loob ng bahay, pwede po natin gamitan ng clear gloss lacquer. Siyempre, meron pong halo na lacquer flow at lacquer thinner. At kung gusto po ninyong mas makintab po talaga, mas maganda po kung gamitan po natin ng polyurethane. Kahit anong klaseng polyurethane po, pwede po dito po sa loob ng bahay. Malagang palala nga pala mga boss, bago po kayo mag-varnish ng amakan, make sure na applyan nyo po muna ng wood preservative para po hindi po siya madaling anayin o madaling bukbukin. So, para po magtagal yung inyong amakan,
punasan niyo po ng preservative na clear. Huwag po yung may kulay. Mas maganda yung clear lang para wala pong problema kapag i-varnish niyo na. Dahil kung ang gamitin niyo na wood preservative ay yung may kulay, yung kulay itim na halos na parang used na oil, pangit po yon pagka i-varnish po ninyo. Kumakatas po siya. So, gamitan nyo po ng wood preservative na clear para po walang problema kapag i-varnish nyo na. At ngayon mga boss, ina-apply na po natin yung ating sanding sealer. Ang sanding sealer mga boss ay halo po yan ng lacquer flow at lacquer thinner. Ang lacquer flow na ihalo, base po dito sa brand na ginamit po natin, ay hanggang 1 to 3% ang ating lacquer flow. Wala pong problema kung lumagpas po ng 3% ang lacquer flow, ang mahalaga po mayroon pong lacquer flow. Dahil kapag walang lacquer flow, ang mangyari po ay maaring magtutubig o kaya mamumuti po ang inyong varnish kapag natuyo na po siya. So dapat mayroon po siyang lacquer flow. At siyempre, may halo din po yan na lacquer thinner. Ang lacquer thinner dyan mga boss, depende po sa inyo, pero para po sa akin, hanggang 20% po, base po sa dami ng ating sanding sealer. So, ayan na nga mga boss, yan na po yung resulta ng ating napahera na po ng sanding sealer. So, maganda na po siyang tingnan ngayon. Ang amakan na dingding mga boss ng bahay, ay kadalasan po ninyong makikita ito sa lugar po ng Bicol Province, meron din po ito sa Samar, hanggang doon po sa Liti, maging sa Camotes Island sa amin mga boss, marami po ito. Marami rin po ito sa Cebu, Bohol, at Mindanao. So para po sa akin mga boss, na mahirap lang, ay kadalasan po sa mga kagaya po sa akin, ay ito po yung ginagamit na wall, o ito po yung ginagamit na dingding sa kanilang mga bahay. At hindi lang po yan mga boss, hindi lang mahirap ang gumagamit nito, maging ang mga mayayaman gumagamit po nito. Ginagamit po nila ito sa kanilang mga rest house o kaya sa mga beach resort doon po sa kanilang mga cottage. So, halos buong Pilipinas po na mga beach resorts na mga sikat, makikita niyo po ito doon po sa mga beach, itong tinatawag po natin na amakan. Ginagamit po ito ng pang-wall, ginagamit po ito ng pang-ceiling, pang-division. So, marami pong pinagagamitan po nito mga boss. Ang ginagawa ko po ngayon mga boss ay pinapatungan ko na po ng sanding sealer yung ating amakan. So yan po ang tamang proseso kapag nag-varnish po kayo ng amakan. Dapat po isa o dalawang patong ang inyong sanding sealer bago po ninyo i-top coat. At siyempre, bago po ninyo i-top coat, kailangan po muna nating linisin ito dahil iba po ang proseso ng paglinis po nito. Hindi po ito kagaya ng kahoy na kapag sinanding sealer po natin at makapal na po, pwede na po natin siyang lihain. Pero dito po sa amakan, mahirap po ito lihain dahil hindi po siya pantay-pantay. At hindi po siya dapat talaga lihain para hindi po magbago yung texture ng kaniyang amakan. So dapat ang gamitin po natin mga boss ay gunting. Bakit gunting? Dahil kapag matamaan po kasi yan ng sanding sealer, may parte po dyan na maghimol-mol yung mga parang mga sinulid na mga maliliit. So ititrim po ninyo yun. Yun po ang dahilan kung bakit gunting po ang ginagamit po dito. At ngayon mga boss, dahil kumpleto na po yung ating sanding sealer, dito na po natin gamitin yung ating liha o kaya gunting. Pero para po sa akin, mas pipiliin ko po ang gunting kaysa liha. Dahil dito po sa liha mga boss, sinasabi ko po sa inyo, masisira lang po yung hibla po ng inyong amakan. Dahil hindi po pantay yan eh. So paano mo siya lihain kung hindi nga siya pantay o hindi po talaga siya makinis? Na kung titigan po niyo ayan, makikita niyo po yung guhit-guhit. Hindi po yan pantay. So dapat po kung gusto niyo pa talagang lihain, very slight lang po. So hindi po ganong madiin. Dahil pag idiin po ninyo, masisira naman po yung kulay kung sakali may kulay. At least, walang kulay, pwede po yun. So dapat gunting lang po talaga. So kung napansin po ninyo, ayan po,
Yan. May mga hibla po yan na maliliit na mga nakatayo na kailangan po nating itrim. Ayan. So, kailangan po nating itrim bago po natin yan applyan ng ating top coat. At ngayon mga boss, i-apply na po natin yung ating top coat. Ang top coat ko po na gamit po dito ay clear gloss lacquer. Ito po siya. Ayan. At siyempre, meron pong halong lacquer flow yan at lacquer thinner. Ang lacquer flow po dyan na hinahalo mga boss, hanggang 10%. Pero wala pong problema kung lumagpas po ang mahalaga po, meron po siyang lacquer flow. At siyempre, may halo po itong lacquer thinner. Ang lacquer thinner po ay magdepende po yan sa inyo. Pero para po sa akin, hanggang 20% po na lacquer thinner base po sa dami po ng inyong clear gloss lacquer. At mahalagang paalala nga pala mga boss, ulitin ko po bilang tip ko po sa inyo. Kung sa inyo po ito gagawin, halimbawa sa loob po ng bahay, pwede po ito gamitin itong clear gloss lacquer o kaya polyurethane. Yung mga nakasanayan po natin na polyurethane, kung gusto po talaga natin mas makintab po. Pero kung sa labas po ninyo ito gagawin, halimbawa sa labas po ng inyong bahay, kailangan po ang gamitin po ninyo exterior polyurethane po. Uulitin ko po sa inyo yan. Dahil importante po yan. Dahil kapag ang ating bahay exposed po sa araw at sa ulan at gagamitan po natin ng ordinaryong varnish lang, madali po siya mag-fade. Lalong-lalo na kung may stain. So dapat panglabas na varnish ang inyong gamitin. Now ay may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, now ay mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito mga boss ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisugurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po ninyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po